Bunsod nga po mga idol ng mga pagkatalo ng Gilas Pilipinas ay nagtrending na nga po sa social media ang mga katagang resign Chot Reyes. Yan naman ang ating unang aalamin dito. Nasasamahan ko na rin ang balitang babalik na lamang nga daw po si Renz Abando sa Korea o KBL. Pag-uusapan na rin natin dito ang naging laro ng Team USA kontra sa Greece. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang buong detalye niyan. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, marami nga pong mga Pinoy fans at analyst ang sobrang nagalit kay Coach Chot Reyes kasunod ng patuloy na pagkatalo ng Gilas Pilipinas. Sa katunayan, hanggang ngayon, trending para naman nga po sa social media ang kanyang pangalan dahil sa iba't ibang mga pambabatikos na mga fans. Maging ang ilang mga basketball pages at channels nga po todo batikos kay Coach Chot Reyes. At halos lahat nga sumisigaw na kailangan na nga po nitong mag-resign sa Gilas Pilipinas para sa ikabubuti ng ating national team. Yes mga idol, ayon nga po sa mga fans, wala rin naman nga itong magandang ginawa sa kanilang kupunan bilang kanilang bagong head coach, kaya nararapat na lamang nga na umalis ito sa lalong madaling panahon. Maging ang ibang mga sikat na vlogger nga po katulad ni Rendon Labrador, pinipilit na ang SBP na tanggalin si Coach Chot Reyes bilang kanilang head coach. Napatunayan na rin naman nga ngayon na hindi maganda ang kanyang pamamalakad sa Gilas Pilipinas, gayong sa kabila nga po ng napakalalakas nilang mga players at lineup, hindi pa rin naman sila nakakakuha ng panalo sa World Cup ngayong taon. At lahat ng iyan, kasalanan nga daw ayon kay Rendon Labrador ni Coach Chot Reyes, gayong hindi nga ito man lang nakagawa ng magandang adjustment sa kanilang mga laban. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang story dito sa balitang babalik na lamang nga daw po si Renz Abando sa KBL o Korea. Bagamat man nga po mga idol, maganda ang ipinakita ni Renz Abando sa mga laban ng Gilas Pilipinas sa kanilang mga laro sa FIBA World Cup, hindi pa rin naman siya nabibigyan ng sapat na playing time ni Coach Chot Reyes. Kaya once nga po na matapos ang kanyang paglalaro sa Gilas, babalik na lang nga ulit ito sa Korea o KBL para maglaro sa anyang KGC, gayong napakalimitado lamang nga talaga ng oportunidad niya na nakukuha sa Pilipinas. Sa maging ang kanya mga fans, gusto na rin naman nga pong pabalikin siya sa KBL, gayong mas naipapakita nga niya dito ang kanyang tunay na talento. Habang dumako naman tayo sa ating huling story dito sa naging laro ng Team USA kontra sa Greece. Sa pangalawang laban nga mga idol ng Team USA sa group stage ng World Cup, kalaban nga nila dito ang kupunan ng Greece na walang Giannis Antetokounmpo. Yes mga idol, ang kapatid lamang nga nito na si Thanasis Antetokounmpo ang naglaro. Kaya dahil dyan, kinula nga po ang kanilang puwersa sa Team USA na naging physical at naging dominante sa kanilang laro sa pangunguna ni Anthony Edwards, Paolo Banchero at ilan sa kanyang mga teammates katulad ni Austin Reeves na nagpasikat at nagpakitang gilas ulit sa harapan ng libo-libong mga Pinoy na nanunood sa laban. Kaya sa pagkapanalo nga po ng Team USA, umangat na nga sila sa 2-0 ang kanilang record, kung saan opisyal na nga silang pasok sa knockout round ng 2023 FIBA World Cup. Ang video ng ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pagpanalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated at laging manotify sa mga videos na inilalabas ko. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching!
mga idol.